Samantalang isang payloader ang tumagilid at sumabit pa sa linya ng kuryente sa isang subdivision sa Quezon City. Apektado tuloy roon ang supply ng kuryente. At live mula sa Quezon City, saksi si Cara David. Cara? Vicky, mahigit 3 oras ng balot sa dilim ang buong Kings Point Subdivision dito sa Novaliches, Quezon City. Ito ay matapos tumagilid ang isang payloader at sumabit sa mga kable ng kuryente doon. Nagkabuhol-buhol tuloy ang daloy ng trapiko, hindi lamang sa loob ng Kings Point Subdivision, kundi maging sa ilang bahagi ng Mindanao Avenue sa Quezon City. Dakong alas 7 kasi ng gabi kanina nang tumagilid ang isang payloader habang inaayos ng driver ang pagkakaparada niya dito. Pero dahil hindi pantay ang lupa, na off balance at tumagilid ang payloader pa kanan. Kumbaga nag-tip over siya at humambalang doon sa kalsada. Sumabit ang unahang bahagi ng payloader sa kable ng kuryente, dahilan para mawalan ng kuryente sa buong subdivision. Sa ngayon, Vicky, hindi pa namin mahanap ang driver ng payloader. Sabi ng mga taga rito, umalis na daw kasi ito matapos ang aksidente. Wala rin gustong magsalita mula sa kumpanya na nagmamay-ari ng payloader. Dumating na dito sa lugar ang mga tauhan ng Meralco para ayusin ang apektadong poste ng kuryente. Narito ang ilan sa mga pahayag ng mga residente doon at mula sa Meralco. Paakyat siya papunta doon. Eh kasi nadulas. Siguro di kayaanin sa... Mas mabigat pa to yung gamit na to kasi doon sa puno. Kaya... Eh po, natumba. Bigla. Baliktad yung bako, tumama doon sa communication cable. Pag ganun niya, humilig yung poste namin. So hindi naman yan napanggay yung poste mismo? Ay, hindi. Naibit lang nung yung mga kable. Vicky, ayon kay Rick Antonio, yung supervisor ng Meralco Balintawak, inaasahan nila na ngayong gabi ay magbabalik na rin, maibabalik na rin nila ang kuryente sa buong Kings Point Subdivision. Samantala, kanina sinusubukan pa ng mga tauhan na alisin yung payloader doon sa kalsada na humambala nga. Yun nga lang nahihirapan sila. Ang ginawa nila, itinali nila itong payloader nito sa isa pang payloader pero hindi sila nagtagumpay kanina. Pero ngayon, dito sa yung sitwasyon dito sa Mindanao Avenue na aking kinalalagyan sa ngayon, balik na sa normal ang daloy ng trapiko. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.